Kumbaga, hindi na talaga pwedeng gamitin ang katagang Itbulaga sa TV show, sa GMA. I don't know if I really like the title nung Tahanang Pinakamasaya na ang may-ari ng katagang Itbulaga ay si Joey De Leon. This is not new. Talagang sinita at pinagbawal at ang pangalan nung kanilang restaurant na yon ay Sony. S-O-N-Y. Hindi Sonya, ha? Which is kinda weird. Ngayon naman ay nagkaroon rin ng name change ang ABS-CBN. Weird na gamitin yung ABS-CBN network. So does that mean na itong 2024, they're not as keen? Pero totoo lang, wala naman silang network. Kasi ngayon, nahihirapan with their networks, to be honest. Of course, AMBS. Pero they should have kind of predicted that. They should have like taken that into account. ABS-CBN, if they had continued with their network, eh talagang aalagwa pa rin yan. At sisipa yan. Itong It's Showtime na, eh mukhang baby ito na si Bobet Vidanes. Does he own the It's Showtime brand? Would he be able to take it? Pwede bang gumawa siya ng injunction? Parang mas gusto to sa Popeye sa Miss Chicha is waking up! ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Uy mga Kuyakuy, this is Kuya Mike, ang Kuya News America, and this is For the Kuyakuy List. Mukhang masaya ang bukas ng year 2024 sa Tito Vic and Joey, lalo na ngayon ay nagkaroon ng ruling ang Marikina Court na kung saan ay pinagbabawal na sa mga halosos ng Tape Incorporated na gamitin ang Itbulaga. So hindi na pwede gamitin yung mga katagang Itbulaga sa kanilang title. Kasama na rito sila Mayor Isko at yung grupo niya, Paolo Contis. Malamang ito yung mga YouTube, Facebook reruns nila or mga replays nila. Parang pinatatanggal na rin, no? Dahil kumbaga hindi na talaga pwedeng gamitin ang katagang Itbulaga sa TV show, sa GMA, and even sa kanilang merchandise, and of course, mga website. Ang mga halosos ay tinanggal na yung pangalang Itbulaga or title na Itbulaga at ginawa na itong Tahanang Pinakamasaya. I don't know if I really like the title nung Tahanang Pinakamasaya, pero it's not really that bad. Mahaba nga lang. But any case, that aside, ngayon ay pwedeng-pwede na supposedly ang TVJ na gamitin ang Itbulaga sa kanilang show until now yata EAT. Pero I think they were able to sing yung theme song ng Itbulaga sa show nila and even perhaps magagamit na nila sa mga collaterals nila, sa mga t-shirts, dahil kinatigan nga ng court ng Marikina na ang may-ari ng katagang Itbulaga ay si Joey De Leon, na siya mismo talaga ay nagsasabi na siya ang gumawa ng katagang Itbulaga, and that was in 1979, na kung saan doon nga nagsimula ang Itbulaga. I think it was even in RPN9. Alright, so marami na talaga ang mga nag-aaway-away sa mga brands na ito. This is not new. Fact, naalala ko yung Sony of Japan, yung gumagawa ng mga television, yung camera, talagang sinita at pinagbawal ang isang Filipino-American na may restaurant or perhaps even a karinderia. At ang pangalan ng kanilang restaurant na yon ay Sony. S-O-N-Y. Hindi po pwede gamitin yung Sony. Although yung may-ari mismo ng restaurant na yon ay pangalan niya ay Sony. S-O-N-Y. Hindi Sonya, ha? Which is kinda weird. Diba? Eh, ganun talaga. But any case, ngayon naman ay nagkaroon rin ng name change ang ABS-CBN. Instead na network ang gamitin, dahil wala na nga silang network, ito ay magsisimula this year, 2024, na ipapangalan, i-rename na nila ang ABS-CBN network into ABS-CBN Studios. Dahil after all, content provider sila. Parang ginamit nila yung style na Warner Brothers Studios or Warner Studios. I think it's a little bit more appropriate this time dahil parang weird na gamitin yung ABS-CBN network. So does that mean na
itong 2024. They're not as keen or they're not as interested as we thought na ito ay magkakaroon ng franchise or at least magsisimula na ng application ng franchise. Kumbaga eh bakit tinanggal nila agad yung network? Pero totoo lang, wala naman silang network. I guess it's okay na rin, pero mapapaisip ka kung disidido or probably talagang mas papaniga na rin nila ang paggawa ng content instead creating network. Kasi ngayon, nahihirapan with their networks, to be honest. Of course, AMBS. And hindi nila kaya na patakbuhin, binigay sa kanila na frequency na nanggaling sa ABS-CBN. We're talking about TV frequency here. Talaga mahirap ngayon gumawa ng isang network. Even GMA na number one network obviously ngayon, hirap din. I think bumaba ang kanilang ad revenues in 2023 and only because, of course, it's not election year. Pero they should have kind of predicted that. They should have like taken that into account. If it's an off election year, talagang bababa. I'm hoping it doesn't mean na tagilid ang GMA. Hopefully not. Non-election year, they will have to compare it with other non-election years. So, mukhang mahirap. Mukhang mahirap ngayon ang gumawa ng network at mag-finance ang ABS-CBN kahit paano. Although, we do not want na mawalan sila ng network. In a way, a bit of a blessing sa kanila right now. Pero, to be honest about it, I don't think so. ABS-CBN, if they had continued with their network, eh talagang aalagwa pa rin yan. At sisipa yan. Na alam na natin ngayon na kahit walang network, eh nakaka-survive at gumagawa ng paraan. Paano pa kaya kung may network? So, itong ruling na to na binibigyan, even yung sa IPO, Intellectual Property Office, na kung saan binigyan talaga ng pabor na nag-create ng mga titles na ito, or even let's just say, a brand. I really thought, bibigyan pa rin ng pabor ang mga halosos dito. After all, they were the ones who were able to register it. Now, considering itong It's Showtime natin, na paborito natin, eh mukhang baby ito ng direktor na si Bobet Vidanes. I'm really thinking na siya rin mismo ang otor at gumawa ng pangalang It's Showtime. So, does that mean kung maisip ni Bobet Vidanes or even probably create his own show, a noontime show rivaling It's Showtime ngayon ng ABS-CBN, does he own the It's Showtime brand? Would he be able to take it? Kung talagang napaisip lang naman siya. At kung totoong siya nga mismo ang gumawa ng It's Showtime na title. Will it be the same na kung just in case, biglang magsabi si Direk Bobet na please, tigilan nyo na ABS-CBN yung paggamit ng aking title na It's Showtime. Pwede ba niyang magawa yun? Pwede bang gumawa siya ng injunction? Napapaisip lang ako sa ganitong rulings na ito. Or maybe lihis ako. Maybe I'm interpreting it wrong, pero if we're gonna use the logic ng IPO or even itong sa korte ng Marikina, eh para bang kung sino ang gumawa, creator ng brand na ito, ay siya ang magmamayari. Kahit may korporasyon na gumagamit nito. See if I'm wrong, I'm open to not necessarily discussion. Correct me kung tama yung mga sinasabi ko. In any case, ito po si Kuya Mike of the Kuyakuy List. It's a brands, branding, and shopping channel for the global Filipino. Subscribe po kayo sa ating channel. Click on that notification bell. Also, check on my website, thekuyakuylist.com. Again, ito si Kuya Mike, ang malamang nakaisa-isa at kauna-una ng affiliate marketer na Filipino-American for online stores here in the United States at ang kuya niya sa Amerika. This is for the Kuyakuy List.